A rock star cannot play without his electric guitar, but a true treasure hunter can operate without his metal detector only by the use of his knowledge, wisdom, prowess in decoding treasure codes in science. Hello, magandang araw sa inyong lahat mga katiets all over the world in the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out muna sa ating mga overseas worker in Riyadh, Doha, Qatar, in Malaysia, Indonesia, also in Canada, and people right there at California. How are you guys? At sa aking avid subscriber right here in the Philippines, kumusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuting kalagayan palagi tayo. And seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. At ang ating video ngayon ay tungkol sa pinadalang sketch or mapa ng ating katiets. Ito ay nilalagyan ko ng title na Kaliwang Paa, Decoding the Left Foot, Iyamas Ito at Treasure. Right here, ating tungayan ang ating decoding. At paalaala muli mga kapatid, sa treasure hunting, hindi 100% ang aking decoding kasi hindi naman ako ang nagbaon yan. Ito ay isang pattern o guide lamang para maragdagan ang iyong strategy sa paghanap ng treasure. At lecture 101 muna tayo guys about the left foot. Ayon sa libro ng aking ama na isang treasure hunter, that the left foot or the footprint carved on rock na left foot, what does it mean? Anong ibig sabihin ito? Well, ang ibig sabihin yan ay tapos na ang iyong paghanap or journey or trail. Kasi ang footprints ay sign for trailing. Kaya tapos na ang iyong paghanap. Stop ka na dyan at tingnan mo sa unahan or sa gilid kung meron pang direct arrow sign na nagtuturo. Basta't malapit na dyan pag left foot. At kung wala siyang mga finger toes, yung ano bang tawag dyan, mga toes sa paa, kung wala siyang toes, meaning it's under the rock ang treasure or right in front. Kaya ating i-decode na ang kanyang sketch ng ating kaibigan na treasure hunter. Alright, at ito guys yung mga picture na pinadala sa atin. Ito yung actual photos na kanyang pinadala. Merong parang hugis siya mangga na ganyan. Ito ay substitute for an arrow. Ang meaning nito ay papunta sa banda rito kasi meron siyang pointer na matulis. Okay, so another picture. Tingnan natin. Ito naman, kung ito lang, yan ay treasure on the spot. Zero distance. Kaya nga zero, ganyan. Meaning, hindi ka na hakbang, hindi ka na mag-measure ng mga steps palayo sa marker na yan. Ang meaning yan ay on the spot, jackpot. Diyan mismo zero, below the sign, under the rock. Diyan kunin ang treasure ngayon. Meron na naman siyang pampagulo diyan sa ibabaw. Yan ay it's either distance or deep. Pwedeng ang layo yan or lalim. Pero karamihan sa linya ay ginagamit yan sa distance. At ang isang ganyan na mahaba na distance is either 10 or 100 meters ang layo galing dito sa rock. At kung ito naman ay ginagamit guys sa lalim, ang lalim niyan, ang isang guhit ay that is 10 meters ang lalim. Okay, so sa tingin ko two-way decoding system ang gagawin natin dito kasi magulo itong linya sa ibabaw. It's either distance or depth of the object. Another picture. Ito ang maganda, mayroon siyang reference point kung saan magsimula. Meaning, does the research or the search start here? But where? Okay, itong dot, ito yung direksyon ng puntahan. So, papunta siya doon. So, ang isang dot na naman, it's either 5 meters or 10 meters.
papunta doon. Ayan, so hindi mismo dyan sa X. Sa unahan pa yan. Another picture. Ito naman ay hole. Pag hole yan ay deep. Yan ay nag-refer or referring to deep, sa deepness, sa kalalim ng huhukayin. Ang value or ang ano ba sa Tagalog yan? Ang value ng isang dot ay that is 5 meters. So kung dalawang dot yan ay 10 meters. So medyo malalim. Pero kung ito naman ay ginamit sa distance, ang bawat dot niyan ay pareho lang. 5 meters. So 10 meters, saan papunta guys? Ang 10 meters, kung ito ay distance, yan ay 10 meters pa rin. Pero saan ba? Kailangan gagamitin natin ang ating sentido common or the common sense. Kasi kung papunta tayo doon, ano bang makikita natin sa itaas, di ba? Mga ibon lang, tsaka ulap, tsaka langit. Kaya most likely ay papunta siya dito sa baba. Palagay ko ito yung nagtuturo doon sa river. So 10 meters papunta sa river kung saan man nakaturo yan. That is another way of decoding it. Pero kung gagamitin natin sa lalim ang dalawang dot na yan, ay papunta siya dito sa baba. Which is 10 meters ang hukay natin. Okay, so other signs, ito. Alam natin to lahat na ito ay arrow, ito ay pointer. Napapunta dito ang pag-search pa natin, di ba? Kasi ang mga Hapon ay naglalagay talaga yan ng sa isang 1 kilometer area na lugar. Marami silang nilalagay na bato na may signs para hindi sila maligaw sa pagbalik nila. Hindi lang tatlo, hindi lang apat. Kaya minsan, pagdaong pa nila sa baybayin pa mismo, ay may mga sign na turtle na nagtuturo doon sa ibabaw. At doon naman sa ibabaw ng bundok, meron na namang mga bato doon na may sign na nagtuturo na naman pababa. Kaya sa kalagitnaan ng beach at tuktok ng bundok, babalik ka na naman sa kalagitnaan at doon mo na hahanapin yung mga treasure. Ganyan ang paglagay ng Hapon ng mga treasure sign. Marami. Yung iba nga ay 500 meters away, meron ng sign. At malayo pa talaga yung treasure kaya hindi natin matagpuan. Malayo yan sa mga marker. Pero kung yan ay giveaways or mga ninakaw lang na treasure na biglang binaon lamang ng madalian, dyan mismo sa mga sign na yan, under the heart sign, or under the footprint sign, or under the big hole na zero sign, ay nandyan. Pag yan ay mga giveaways lang, kaya hindi lang two ways, three ways ang pag-decode ng treasure code. Kailangan bigyan natin yan ng allowance hanggang 5 ways. Okay, at tingnan na natin ang kanyang mapa dito. Alright, nandito na tayo. Ito yung actual sketch ng ating katiats na nagpadala nito. Gawa niya, magaling din siya mag-drawing. Kaya lang medyo maliit ang pagka-drawing kaya pinaganda ko lalo. Ito ay nilagyan ko ng kulay. So ganito na ang lumabas. Pero pareho lang yon. Yung scale niya na drawing at scale nito ay magkapareho lang yan pag ibase natin sa scale. Alright, so here we go. At akin muna yan patingnan sa inyo mga guys, mga katiits, mga giliw kong kapatid sa treasure hunting. Tingnan niyo muna, kayo muna ang mag-decode niyan. Mga 5 minutes. I leave you with your own ideas for that. Bago ako na naman, okay? Kasi ang aking purpose ay makakuha siya ng idea nyo through your comments on the comment space down below sa ating YouTube screen. At ako naman ay magbigay dito ng decoding, kaya tagpi-tagpi, dagdag-dagdag, dagdag-bawas, ganyan lang yan. At kung ano yung very informative at parang realistic
yun ang ating i-absorb. At yung mga parang mali ay ibawas na yun, guys. Okay? Huwag nyo i-absorb lahat ng sinabi ko kasi hindi naman talaga akong nagbaon yan. Kaya yung sa akin siguro mga 10% lang ang nakuha ko dyan na eksakto. At 90% doon ay doon na sa may-ari ng nagbaon yan. Okay, so silent muna ako sandali lang ha. At analyze niyo muna yan. At babalikan ko kaagad. Time's up. Okay, saan ba guys? Saan ba banda at ilang deposito ang nakita nyo? Okay, ako na naman ngayon. Ito ang nakita ko guys. Dito kasi tayo mag-start sa X. Ayan, meaning ng X is start right here. Start searching right here. There is a confirmed treasure in the surroundings. Parang ang X ay confirmation sign na mayroon ibinaon dyan. Lalo na pag may mga dot. Pag may ganito mga dot. Mga bilog. Yan ay treasure. Okay, at well, sa sign pa lang na X, kung tingnan natin ang Roman numerals nyan, that is 10. So 10 kaagad na yan. 10 meters circumference. I-research natin kung anong mga signs dyan. Pero sa nakita ng ating katiits, ito yung nakita niya. Na malapit sa X dito. At kung ito ay 10 meters distance galing sa X papunta sa dalawang hole, eksakto itong X na to. Kung ito ay 10 meters papunta dito. At kung ito naman X ay 10 meters papunta dito na bato, malamang na nandito sa ilalim ng bato na yan. Kasi ito guys ay 10 meters din ito na nagtuturo papunta doon. Kasi dalawang dot 5 by 2 equals 10. At ganun din dito sa X equals 10. Kaya ang X nagturo dito at itong bato naman na ito ay nagturo dito. Ang tanong, walang sign sir eh. Walang sign yung bato na yan. Yan nga ang puzzle. Kasi ang mga hapon, dyan yan naglalagay ng deposito sa mga bato na wala ng sign. Yung hindi mo naakalain na mayroon pala. Doon lang sila naglalagay ng mga sign or marks, marking sa mga bato na malayo sa treasure spot. Kaya ganyan sila kung mag-mislead pag nilalayo nila ang mga treasure hunter. Kasi alam nila na maraming treasure hunter after the war. Kaya ito guys ang unang spot. Pero ito ay giveaways sa tingin ko. Hindi ito yung malaki. So kapatid, na nagpadala nito ay meron ka ng giveaways dyan. Ayan. At pwede rin kung wala dito, ay dito mismo sa baba ng bato na ito. So the second way or another way to solve these two holes, ayan, yung dalawang hole na yan, kung yan ay meaning ay deep within 10 meters. Kung lalim naman ang ibig sabihin ng dalawang dot or dalawang hole na yan, kung yan ay lalim, meaning dito pababa ng bato, 10 meters deep under the stone. Yan ang pangalawang pag-decode sa area na ito. Pero ito ang first. Dito ang first ko na bet. So ito yung una. Dito na ba to? Kasi tinuturo siya ng X tsaka yung dalawang hole. Alright, so tapos na tayo sa isang area. Ngayon, dito na naman tayo. Itong area na ito guys, ito yung nasa isip ko na malaki ang deposit. Itong area na ito. So second area, ayan.
Bakit nasabi ko na malaki? Kasi ang foot, ang meaning ng foot, lalo na pag wala siyang finger toes, wala siyang toes. Ang meaning ng foot na walang mga finger toes ay volume of treasure, vast amount. So volume, pag volume marami yan, box yan. So there are a volume of treasure in this site here. Ayan. Ngayon, kanina ang sabi ng libro sa meaning ng left foot, kasi yan ay left, ito. Kulayan natin ng pink. Ito ay left foot at wala siyang mga fingerprints. Meaning ang treasure ay nasa front niya or under, right here. Diyan ho kain or nasa front. Kaya lang, mayroon pa siyang ibang mga sign. Ito, unahin muna natin ito guys. Ang forma kasi nito ay parang mangga. Mali lang ang drawing yan. Nakaturo yan papunta sa... Nakaturo yan papunta siya dito. Ayan. At itong triangle stone naman, yan ay direksyon. Na kung hindi mo makita ang right foot, make that left foot na marker dito. Pag hindi mo ito nakita, dapat makita mo yung triangle. Bali, dalawang marker for direction ang ginawa nila ng mga Hapon, nilagyan dyan. Ayan. Kasi ang original ito, mayroong mapa ito. May face clock siya, may ganyang relo. At yung mga kamay ng relo ang nagturo sa gold. Ganyan ang purpose ng clock face. Okay, so ang purpose lang ng triangle dito guys, ito. Ang purpose lang niya ay ituro niya itong paa. Ayan, at pag nakita mo na ang paa, alam mo na na sa front ng paa or papunta sa front ng paa ang treasure pag left foot sign. Volume of treasure ang meron dyan, kaya malaking treasure yan. Ngayon, dito tayo mag-zero. Let's zero in with this zero sign right here. So kung zero lang ganyan, alam nyo nang ibig sabihin yan guys. Treasure under the spot. So kung zero lang, dito na yung treasure sa baba ng bato. Or dyan sa loob ng bato mismo. Kaya lang meron siyang, ayan, yung isang ganyan. So ang isang ganyan, that is 10 meters na direksyon. Kasi kung lalim yan, yan ay dot. Tulad nung dito sa kanina. Kaya, tingnan natin guys ha. Dalawang direksyon ang tinuturo nito. Mag-start tayo sa gitna ng zero at i-cross natin dyan sa line dito. So, ganyan. Dito tayo sa start sa center ng zero and then tamaan din natin ang center ng line na yan. So, pagtatama, ayan. Nag-cross na sila dalawa. So, papunta dito ang treasure. Ngayon, ano ba ang layo? Ang layo ay 10 meters. Ayan, 10 meters siya. At kung dito naman tayo papunta na 10 meters, meaning to say ay nandito sa paa, sa front ng paa o sa ilalim ng paa ang treasure. Yan ang unang option. So ang unang option is treasure is under the footmark na left foot. At ang pangalawang option ay dito banda. Kasi ito ay 10 meters na nagturo doon. At ito naman, left foot. Ang ibig sabihin, ang treasure ay nasa front. Kaya lang hindi natin alam kung ilang hakbang ang papuntang front. Pero sa standard na measurement ng foot, ang foot ay 8 to 10 meters distance. Gaya nung decode natin nung una. Kasi ang foot ng Korean soldier ay 8 inches to 10 inches ang size. And then i-convert yan sa meter maging
8 to 10 meters. So papunta doon 8 to 10 meters. At kung mag-cross sila ng dalawa nitong sign dito sa zero, ito, kung itong zero sign na 10 meters ay mag-cross sila dalawa diyan at diyan sila magtagpo dito, meaning to say dito ang hukay niyan. That is the second option. Ano sa palagay niyo, guys? Magkapareho ba tayo ng ideya? Ngayon, kung ito naman, itong line dito, that is 10 meters, di ba? Ngayon naman, kung tingnan natin, kasi nakaturo siya papunta doon. Ngayon naman, kung 10 meters lang ang distance nitong bato na ito, sa bato na ito, kung 10 meters lang, kapatid, i-check mo. Kung 10 meters, meaning to say, under this rock, ay nandyan talaga ang treasure. Kasi meron siyang dalawang dot na nag-indicate ng lalim na 10 meters. At dito naman ay 10 meters galing dito na sign. At kung nagturo siya papunta doon, kung 10 meters ang distance ng dalawang ito, meaning there is a treasure sa bato na ito. Itong bato na may dalawang hole ay mayroong treasure below. Ayan, or in front of this rock. Pero kung ang tingnan natin ay dito nagturo sa paa, kung 10 meters din ang distance ng paa at saka itong zero dito na may dust sa ibabaw, kung yan ay 10 meters distance, meaning to say, nandito rin under the foot ang treasure. Yan ang unang option natin dito. At ang pangalawang option natin, kasi alam natin ang foot ang nagtuturo ng treasure, so ano ba ang distance ng foot? Ang foot ay 8 to 10 ito. At nagturo siya papunta doon. At ito naman na sign ay nagturo naman siya 10 meters papunta doon. So ang kanilang intersection, yun ang ating hukay. Yan ang aking decoding, guys. Sana ay patnubayan tayo ng puong may kapal. At sana yung aking pag-iisip ay hindi iliko-liko ng mga tagabantay. Okay? Kaya nga palagi akong nagdasal at before ako matulog ay iniisip ko yung inyong mga padala. Habang tulog ako nagde-decode yung isip ko, kaya dahan-dahan lang tayo sa pag-decode, guys. Hindi ko ma-decode lahat kasi nag-iisip din ako baka biglang ma-flip ang aking utak, mabaliktad yan at hindi ko na malaman na mayroon pala akong YouTube channel. Ako nga medyo na stress na rin eh, pero sa 2 years time, yan lang ang bigay ko na tanging sa atin between you and me at sa aking decoding. Pag walang makahukay sa inyo within 2 years time, ako'y titigil na sa pag-decode. Yan ang aking garantiya. Okay, kasi ako naman talaga ay hindi lang nag-vlog para magka-monetize, kundi nag-vlog ako kasi passion ko ito at passion din ng ama ko na hindi natapos, tinapos ko na. Ang problema, wala nang susunod sa akin. Kaya ako'y mag-iwan na lang ng legacy sa YouTube. Siguro hanggang 10 taon na lang ang buhay natin, buhay ko. At least meron akong maiwan na 200 videos or much more sa YouTube para sa mga susunod na treasure hunters. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutan na magdasal bago matulog at hanapin ang magandang kalooban ng Diyos. Surigao San ay magpaalam na. Maraming salamat. Don't forget sa ating kasabihan na don't stop chasing for your dreams with the guidance of our Lord. Maraming salamat.